oras na, oh. Ano? Kuya? Munso? Dating pa ba si kuya? Ano, kahit kailan talaga, eh, no? Wait lang natin si Kuya Jigo, kuya, please. Alam nyo, di pa rin talaga nagbabago yun, eh, no? Speaking, andito na pala yung magaling natin na kuya, eh. Huwag ka mag-alala. Di rin naman kayo magtatagal dito, eh. Nakita ko ba naman yung pagmumukha mo? Angas, ah. Ganyan ba ka, Mary, ang Christmas mo? Kakarating mo lang, ganyan-ganyan ka. Eh, ikaw pa naman pinakawalang kwentang kapatid. Wow, lalo ka na. Tignan mo nga yung buhay mo. Puro pag-a-addict lang yung pinaggagawa mo. Ano, may iba ka ba pang plano? O magpapabigat ka na lang dito? Wow. Mapagsalita ka, parang kinalang-kinala mo ako. O, edi ikaw na magaling. Ikaw na ang perfect. Pero hindi mo namamalayan na nakalipas na taon. Pinapundar naman ako sa sarili ko negosyo. Ah! Yun ba? Oo, alam ko yun. Yun ba yung ano, yung pagbebenta mo ng bawal na gamot? Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Paskong Pasko, oh. Di ba rin tapos yung away nyo? Ano? Hindi nyo na nirespeto tong bahay ni nanay? Ganito na lang. Bunso, ibigay mo na ka sa amin yung pamana ni nanay. Para makaalis na ako dito. Basta sa akin, malaki ha. Dahil ayaw ko na makita ang pagmumukha ng mga to. Lalo na ako. Wala akong oras para makipagprestigan sa mga to. Bigay mo na rin yun sa akin. Naalala mo eh, paborito rin naman ako ni nanay nung mga panahon na yun. Teka, magkano ba pinag-uusapan natin dito? Huwag niyong kakalimutan na ako ang panganay. So dapat sa akin ang pinakamalaking parte sa mana. Grabe. Eh bakit kuya, nung buhay si nanay, may oras ka ba sa kanya? Eh puro lang sa babaeng tong oras mo eh. Huwag na huwag mo idadami yung asawa ko dito ah. Bakit? Totoo naman, di ba? Sa kanya lang naman binibigay mo yung oras mo eh. Ikaw na nga yung pinakawalang kwentang kapatid. Aba, bakit kuya? Maasahan ka ba? Dahil bukod sa adik, kaya na-stress si nanay eh. Lumala yung sakit dahil sa'yo. Bakit ikaw? Maaasahan ka ba? Ano sa tingin mo? Ikaw yung pinakamabait sa magkakapatid? Ha? Eh, noong mga panahon kailangan ka nga nila, di ka nga makadalaw dito eh. Tapos ngayon, maghahabol ka sa mana? Nek-nek mo, tons! Ayos ah. Dapat nga sa'yo ko itanong yan eh. Diba? Sa bagay, mapera ka na. Kaya makaasta ka ganyan na. Ang galing. Ang galing mo, kuya. Kahit kailan talaga, eh, no? Sakim ka sa pera! Ganon? Palibasa kasi, mahina yung utak mo. Wala kang kadiska-diskarte. Kaya hanggang ngayon, nandyan ka pa din. Wala ka nakarating dyan sa edad mo. Samahan pa nitong kapatid mong adik ko. Nakulong na to eh. Di ba? Nakulong yan. Ako ang gumawa ng paraan para makalaya yan. Kasi buhay niya pariwara na lang eh. Anong gagawin niya ngayon? Ganyan na lang yan? Pariwara? Ano, patapon ka? Sinasabi ko na nga ba, isusumbat mo rin yan. Pero teka lang ah, baka hindi mo naaalala. Yung isang negosyo mong bumagsak, ako naman ang tumulong sa'yo ah. Nakahiram ka ng malaki, pero tandaan mo, dahil yan sa koneksyon ko. Ano ba? Tama na! Pare-pareho lang kayo eh! Alam nyo, naturingan kayong matanda. Pero grabe kayong magbangayan. Pwede ba, Bunso? Huwag kang sumali dito. Dahil wala kang alam. Bunso ka lang dito. Walang alam? Kaya pala alam na alam ko na hindi kayo pumunta sa birthday ni nanay at pinaasa nyo lang siya? Kaya pala ako yung mag-isang nag-aalaga dito kay nanay kasi nga wala kayong oras sa kanya? Kaya pala ako yung mag-isang nag-aalaga dito kay nanay kasi nga wala kayong oras sa kanya? Kaya pala, alam ko lahat-lahat ng pinagdadaanan ni nanay tapos kayo ano? Wala! Wala kayong alam kasi wala kayong kwentang mga anak! Ano? Mana lang ba talaga yung pinunta nyo dito?
Namatay na si nanay, oh! Namatay na si nanay! Pero puro pera pa rin yung nasa isip nyo! Kahit minsan ba naisip nyo na kumustahin man lang si nanay? Ikaw, Kuya Ryan! Alam mo nang may sakit si nanay, di ba? Pero hingi ka pa rin ang hingi ng pera sa kanya. Tapos kung sagutin mo siya, ano? Pabalang! Ikaw naman, Kuya Tons! Akala ko ba hindi mo matitiis si nanay? Pero bakit every time na tumatawag kami sa'yo, hindi mo sinasagot yung tawag namin? Alam mo, hanggang sa uling hininga ni nanay, gusto kanyang makausap eh. Ikaw naman, Kuya Jigo. Alam mo, ikaw na lang yung pagkasa ni nanay eh. Para magkasundo at magkasama-sama tayong apat. Pero ano, may galit pa rin ba dyan sa puso mo? Ano, kahit isa ba sa inyo? Kayong tatlo? Inalam nyo ba kung ano yung naging kalagayan namin dito ni nanay? Inalam nyo ba? Naisip nyo man lang ba kung ano yung paghihirap niya? Yung kalungkutan niya? Kasi nangungulila siya sa ating tuyong tatlo. Nangungulila siya, pero ako ano? Sobrang sakit sa akin eh. Kasi wala din akong magawa. Wala akong magawa para mapasaya ko si nanay kasi kayo yung hinahanap niya. Tapos ngayon wala na si nanay. Mag-aaway-aaway pa kayo sa mana. Anong klase kayong kapatid? Bansa. 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 Kung maganda. Bansa. Bansa. Saan na kaya yung mga kuya mo? Miss na miss ko na sila. Nay, nakausap ko na sila. Sabi nila, dadalawin ka daw nila. Buti naman. Eh, si Ryan, nasaan na kaya? May trabaho na kaya? Alala ko, baka mapaano na yun. Naku, Nay, si Kuya Ryan, may pinagkakakitaan na daw siya ngayon. Si Toms, nasaan na kaya yun? Hindi niya sinasagot yung mga tawang natin. Nay, si Kuya Tons naman daw, busy lang daw kasi siya ngayon eh. Pero, nakuusap ko na rin naman si Kuya, eh, dadalawin ka naman daw niya. Si Kuya Jigo mo pala, yung paborito kong poging anak. Asan na kaya yun? Umiyak ko na ba ako sa kanila kay Camille? Sabihin mo naman kay Kuya mo, sabihin niya sa mga kapatid niya na magpasyal naman dito para magkasama-sama tayo sa Pasko bago ako mawala. Ma, si Kuya Jigo naman po, nakausap po siya nung nakaraan. Sabi niya, gagawa daw siya ng paraan para magkasama-sama tayo ngayong Pasko. Ganun malungkot. Buti naman kung asahan ko yun na bunso. Naku, Nay, magpahinga ka lang dyan. Bakit na bunso? Pagaling ka, ma'am. Total, Kuya. Tama ka naman eh. Ikaw yung nakakatandang kapatid dito. Kaya ayan, si nanay, hanggang sa huling hininga niya, ikaw pa rin yung inaasahan niya. Oh, ayan. Nga pala, yung mga dokumentong yan. Sa'yo lahat nakapangalan. Ikaw na daw yung bahalang maghati-hati sa aming magkakapatid. Shut up. Bahala kayo dyan. Kapalamig muna ako. Kuya, pahingan mo na ako. Wow, mahal. Sobrang laki ng pinamana sa'yo. Tapos, sa'yo pa nakapangalan lahat. Hindi naman sa akin lahat to eh.
Eh, sa'yo nga nakapangalan lahat eh. Ano, tara na, umalis na tayo dito. Huwag mo na sila bigyan yan ng mana. Sabi kayo sa akin ni Bunso, sa akin ibinili ni Nana yung paghahati-hati namin dito sa mana. Tsaka, pairamdam ko, yun na lang talaga yung magagawa ko para sa kanya eh. Para saan pa? Eh, patay na yun yung nanay niyo. Hindi naman na niya malalaman eh. Tsaka, hello, wala nang rason para magkabati-bati pa kayong magkakapatid. At alam ng nanay mo yun. Kaya nga, sa'yo niya pinamana lahat ng ari-arian niya eh. Tsaka sa inyong magkakapatid, ikaw yung pinakamapagkakatiwalaan. Siguro nga, mahal, tama ka. Sige, lalabas na muna ako para makapagpahangin. Sige, mahal. Hello, babe. Tama ka. Tama ako nang pinili kasi sobrang yaman niya. Tapos, sa kanya pa pinangalan lahat ng mana. Yes, babe. Nakumbinsi ko naman siya na wag na bigyan ng shares yung mga kapatid niya eh. Kaya for sure, sa akin lahat mapupunta ng pera niya. Sus, ano ka ba? Madali lang gawa ng paraan yun. Ed, ipatumba natin siya. Tapos palabasin natin na nilooban yung bahay niya. Tapos kinuha yung mga pera niya. Pero syempre, nasa atin yun. Pupunta tayo sa ibang bansa. Tapos doon natin ipapasasa yung pera niya. Tayo lahat gagastos nun, babe. Oh, sige, sige, babe. Oh, sige, mamaya na ako ulit tawag, ha? Okay, babe. Okay, babe. Tinipon ko kayo para pag-hati-hatian natin itong mana na binigay sa atin ni nanay dahil sa akin nakaatas yung paghahati-hati natin ng pera. So, ako ang gagawa ng desisyon. A total of 100% shares. Bibigyan ko ng 25% si Ryan. Bibigyan ko din ng 25% si Tons. At syempre, ang bunso natin na walang ibang ginawa kundi ibuhos ang kanyang oras at atensyon sa mga nalalabing araw ni nanay, ibibigay ko sa iyo, Je, ang 50% ng mana. Jigo, ano ba yung pinagsasabi mo? Naririnig mo ba yung sarili mo? Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Talagang wala kang tinira para sa sarili mo? Anak ka rin naman, di ba? Oo, anak ako. Eh, ikaw, kaano-ano ka ba? Anong pinagsasabi mo? Alam mo, Camille, tigilan mo na ako eh. Alam ko na lahat ng mga pinagagawa mo sa akin. Halos lasunin mo na nga yung utak ko eh. Para lang yan sa pansarili mong interes kasama yung lalaki mo. Mahal, hindi kita maintindihan. Hoy! Ikaw na malagdi na babae ka! Alam mo, dapat sa'yo, lumalayas sa pamamahay namin eh! Alis! Ang alam sa'yo. Grabe. Ang lakas nun ah. Teka lang, hindi natin siya binigyan ng chance para mag-explain yung side niya. Oh, kuya, okay ka lang ba? Nga pala, sorry sa mga nasabi namin sa'yo, ha. Okay lang yung bunso. Tama naman yung ginawa mo, eh. Magpapasalamat nga ako sa inyo sa totoo lang. Kasi, kung hindi ko malalaman lahat ng plano ni Camille, eh, baka ako nang sumunod kay nanay. Pero, kuya, bakit wala kang malang tinira sa sarili mo? Oo nga, kuya. Para ating kapatid tayo lang. Tsaka kuya, okay lang sa akin na kunin mo yung 25% na shares. Hindi na. Sa'yo na yun. Deserve mo yun. Okay na ako dun. Kung ano man yung naging desisyon ko, hindi na magbabago. Kasi, maliban sa mga magulang natin, kayo ang natitirang kayamanan ko. Kaya,
gusto kong humingi ng pasensya sa inyo sa mga panahon na may mga pagkukulang ako kay nanay. Simula ngayon, lahat ng mga pagkukulang ko na yon bilang kuya ninyo, pupunan ko, ibubuhos ko sa inyo. Pasensya na talaga kung di ako naging mabuting kuya sa inyo, ha? Inuna ko kasi yung pride ko eh. Kesa alagaan, tutukan, mahalin kayo. Ngayon ko lang naisip na sa mga ganitong pagkakataon, dapat talaga hindi na tayo nag-aaway-aaway. Tayo lang yung magkakampi. Di ba, maliliit pa lang tayo, di ba? Tayo-tayo yun. Kaya, gusto ko na sabihin sa inyo ng paulit-ulit. Kayo ang kayamanan ko. Tsaka, okay na ako sa buhay ko eh. Okay na yung negosyo ko. Bila nakakatandang kapatid ninyo, gusto ko lang makasigurado na nasa mabuting kalagayan kayo. Kaya, para sa akin, okay na yun. Alam mo ba, kuya? Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ikaw yung pinagkatiwalaan ni nanay sa mana natin. Dahil, kuya, napakabuti mong kuya para sa amin. Alam mo, kuya, ako na. Higit na higit ako sa'yo. Kasi ikaw yung favorito ni nanay. Pero, ngayon na-realize ko, isa ka palang mabuting kapatid para sa amin lahat. Naalala mo kami. Saludo ako sa iyo, kuya. Tsaka, sana hindi lang tuwing ngayon mangyayari, ha? Sana kahit hindi Pasko, eh, magkakasama pa rin tayo. And kahit wala na si nanay at tsaka si tatay, ito na lang yung ibigay nating regalo sa kanila. Yung magkakasama tayo nang walang hinanakit sa isa't isa. Makakaasa ka dyan, Bunso. Oo nga, makakaasa ka sa akin. Bunso, kami na bangalan ng mga kuya mo sa'yo. Ha? Mahal na mahal ka namin. Thank you, mga kuya. Mahal na mahal ko kayo. Ano ba? Pagpapasko, nag-iiyakan tayo. Hindi nga kayo dito. Sorry, kuya. Sorry, kuya.